Ngayon nga ho ay makakasama natin ang ating obstetrician-gynecologist, walang iba kundi si Dr. Q. Good morning, Con, at syempre sa lahat natin mga kapuso na kasama natin ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat. Ano na naman kayo mga tanong sa akin ngayon? Eto, hindi daw siya menopause pa at hindi rin daw siya buntis, pero hindi na rin siya dinadatnan. Ano kaya ho ang dahilan niyan? Mula naman kay Joby Tot. Alam mo, Joby, kung ikaw ay nasa reproductive age, maraming dahilan kung bakit hindi ka dinadatnan maliban sa pagbubuntis. Unang-una dyan, lifestyle. No, kung ikaw ay nagdi-dieta o ikaw ay kumakain ng marami para mag-gain ka ng weight, yung abrupt weight gain or abrupt weight loss, ito ay makakabigay ng problema sa menstruation kasi nagkakaroon ng imbalance ang estrogen at saka progesterone. Pangalawa, kung may naiinom ka mga oral contraceptive pills o may mga injectables ka, pwede rin makaka-apekto ng cycles mo yan. At pangatlo, pwede rin kung may iba kang pang medical problems tulad ng problema sa thyroid gland, hypo or hyperthyroidism, kung ikaw may diabetes o kung ikaw ay merong tinatawag nating ovarian failure, at ito ay nangyayari pag ang babae ay lampas na ng 40 years old. Eto naman, Doc, ano raw kaya ang pwedeng gawin kapag ka isang buwan nang nahihirapang dumumi ang isang sanggol? Ang tanong mula naman kay Ikman Angelica. Alam mo, Angelica, ang mga babies kasi hindi nakakareklamo yan. Ano? So nakikita na lang natin kung anong problema. Depende sa manifestations na na-observe natin sa baby. Kung yung baby mo ay isang buwan nang nahihirapan dumumi, ito ay palatandaan na kailangan na siguro patingnan sa pediatrician. No? Lalo na kung ang kanyang paghirap sa pagdudumi ay may kasamang dugo doon sa, may bahid na dugo doon sa kanyang pupo, o di kaya ay lumalaki yung tiyan niya, nagiging bloated siya, naging irritable, iyak siya ng iyak. Yun ang time na kailangan dalhin siya sa pediatrician para matingnan kung ano yung cause ng kanyang pag-constipate at para mabigyan din ng karapat-dapat na gamot. Delikado raw ba ang UTI sa isang buntis? Ang tanong mula naman kay Ning Castor. Delikado, Ning, kasi pag ang infection during pregnancy of any kind, kailangan gamutin yan kasi hindi lamang sa nanay ang epekto niyan, pwede pati na rin sa baby. During the first 3 months ng pregnancy, pwedeng ito ay magiging dahilan kung bakit makakaroon ng miscarriage si mommy sa second or the third trimester, lalo na pag malapit na siya manganak, ito ay pwede maging dahilan ng infection doon sa loob ng sinapupunan. Magkaka-infection yung baby, magkakaroon ng chorioamnionitis, at pag deliver ng baby, magkakaroon din ng infection si baby, yung tinatawag nating sepsis. Eh ito, Doc, safe raw bang makipagtalik 3 buwan na matapos manganak? Tanong naman yan ni Jamila Cher Mojica Glova. Depende yan, Jamila, kung ikaw ay nanganak through cesarean section o ng vaginal delivery, no? Pero ang healing time kasi during pregnancy, binibigyan namin yan ng mga about 6 weeks, no? So ibig sabihin, after 6 weeks, kung kaya na ni Mrs. na makipagtalik, wala na siyang naramdamang sakit, hindi na siya dinudugo, then pwede naman, go lang yan. Doc, totoo ba na kapag 40 plus na ang isang babae, hindi na kailangan gumamit ng proteksyon dahil mas mababa na ang tsansa ng magbuntis? Ang tanong mula naman kay Fatima Sakmar. Hindi yan totoo, Fatima, kasi as long as the woman is menstruating, kahit anong age yan, kung hindi pa siya nagmenopause, habang nireregla siya, potentially pwede pa siyang mabuntis kasi nag-ovulate pa siya. No? So hindi totoo na pag ang babae 40 years old, hindi na kailangan ng oral contraceptive pills or any family planning method. Although, as the woman grows older or becomes older, yung chances of getting pregnant is also decreasing. Eto naman, Doc, ano-ano mga supplements daw ang kailangang inumin ng isang nagbubuntis? Mula naman kay Renalyn Lumbab. Maraming kailangan Renalyn ng isang babaeng buntis. No, ang pagsusuri ng Food and Nutrition Research Institute sa kanilang report ay sinasabi nila na about 60 to 70% of pregnant women hindi nakakatugon sa requirement nila ng total energy and nutrient requirement for during the day. No, so ibig sabihin noon, kulang ang mga nutrients na kinukuha o kinakain ng isang babae kung sa pagkain lamang. So ibig sabihin noon, kailangan talaga nilang uminom ng multiple vitamins and minerals. During the first 3 months, ang kailangan ni mami ay folic acid lang. Wala pang pangangailangan sa ibang vitamins and minerals. Pero pagpasok doon sa second trimester hanggang sa manganak siya o kung nagbe-breastfeed siya, kailangan niya ng multiple vitamins and minerals. So nandiyan na yung iron, nandiyan na yung calcium, vitamin B, and marami pang iba. Thank you so much, Dr. Q, sa pagsagot ng mga tanong na yan. At thank you rin po sa mga nagpadala ng tanong.